Hi, what's up mga kapising? Ang atin ngayon ni tuturo ngayon kung paano manghuli ng tuna. Kung gusto mong makahuli ng tuna, ito ay tamang-tama para sa iyo. Kung gusto mong makarami, itong video dapat tapusin mo 'to. Ganito yung panghuli ng tuna mga kapising. Kailangan tama yung size ng nylon mo at saka taga at saka kuan yung lalim ng dipa ng area mo at kung ano ang kagating pain sa tuna. Para sa akin kasi matagal-tagal na rin tayong nangingisda, kaya alam na natin yan kung anong yung effective na pain para sa tuna. Ang mga effective na pain mga kapising para sa tuna ay una yung mga buhay na isda, yung maliliit na gaya ng kuan, galunggong, tawag sa amin dito malimno, pusit, yung number one pusit, buhay na pusit. Yan. Basta pusit, kahit patay, basta may buga-buga, kagat yan, mga kapising. At nasa lalim na lang yan kung anong area mo. Pag nandyan yung tuna, siguradong kagagat yan. Kaya mayroon tayo papakita sa inyo mga kapising na aking ginawang guhit. Yan mga kapising, yung ating guhit. Yung bangka. Ito yung bangka. Yan, yung level ng dagat. Dito. Ito naman yung mga lalim. 15 meters galing sa bangka. 15, 20, 25, 30, 35, 40. Yan. Hanggang 150 yan mga kapising. Yung inaariyahan natin paggabi dito umpisa sa 15 hanggang dito sa 50 meters yung lalim paggabi. Gabi. Yan. Tapos dito naman araw 60 hanggang 150 meters araw. Araw yan mga kapising. Yan yung area natin. Kadalasan dito mula sa 15 mga alas 7 ng gabi. Alas 7 ng gabi. Ito. Hanggang kuan. 5 EM. 5 EM. Dito naman PM. Dito naman mga kuan 6 EM. 6 EM to ano niya? 5 PM. Yan mga kapising, yung lalim ng area. Ang taga mula sa bangka. Yan. Pag 6 EM, kadalasan yan ang isda nandit kumakagat dito sa 60. 60, 70, 80, 90. Yan. Mula 6 hanggang mga 9. 9 EM. 9 EM. EM, nandyan yan. Yung isda, pag mga tanghali na, dito na yan, mga lagpas 100. Yan, hanggang hapon. Yan, mga kapising ha. Tandaan nyo. Yan yung mga area. Dito naman sa gabi, 7 PM, yan area ka sa 15. Kadalasan naman dito kumakagat, nandito sa 25. Kadalasan yan, 25, 30, 35, 40. Andyan yan, sa tatlo paggabi. Dyan kadalasan kumakagat yung isda. Paggabi, ka mamimingwit. Dito, kadalasan yung oras, ganyan. Mula 7 hanggang 5 AM. Madalas yan, yung 40 sa gabi. Tapos yan naman yung atin naman
nylon, yung size ng ating nylon. Size ng nylon. Yung nylon, kadalasan ng pakaway ng nylon, number 60 LBS, yung pinakamanipis yan, para sa tuna. Tapos yung pinakamakapal naman na gagamitin, 130 LBS. Kaya 60 to 30 LBS yan, 130 LBS yan yung pwede gamitin sa tuna. 60 to 130 LBS yan. Yung kadalasan naman ginagamit na nakuan na setting ng may isda, ganito yun, yung tansi papunta sa ilalim, tapos mayroon pabigat, mayroon saber yung pabirik, punta dito, dito yung pabigat dito, lalasan na kaganyan. Ulit na lang muna natin to, tapos dito mayroon ng pabirik, tapos dito naman ikakabit sa may pabirik yung pakaway. Ito na yung pakaway na nylon, ito na yung may number niyan, ito yung ginagamit niyan, 60 or hanggang 130. Masin naman hook, yung ating hook naman dito. Ayan, yung Chicago hook. Ayan, ating Chicago hook dyan. Tapos yung kadalasan naman numero na ginagamit ng hook, Chicago number 12 at saka 13. Ayan, 14 kung mayroon. Ayan. Itong pakaway, pakaway na nylon, ito kadalasan 60 to 130 LBS. LBS. Yung kadalasan naman itong haba mula dito sa pabigat, ito yung pabigat, ito yung timga. Yan, yung timga. Yung kadalasan naman ito distansya mula sa kawil, yung pinaka maikli, 10 meters. Yung pinaka maikli na yan. Kasi pag malapit yung kuan mo dito sa may timga mo, ganyan yung distansya niyan sa kawil mo dito sa taga, sa timga, mahirap kagatin kasi yung tuna masyadong masilan. Kaya pag mayroon nakikitang kuan, mahalatang may nylon, di masyadong kakagat. Kaya kadalasan hinahabaan to. Hinahabaan to 20 meters. 20 meters. To. Yung pinakamaikli, kuan, 10 meters. 10 meters to 20 meters. Yung kuan nito haba. Hanggang dito. Ayan mga kapising. Dalasan naman dito, ginagamit na nylon papunta sa bangka. Kuan, 100 LBS. LBS. Yan, 100 LBS. Mga kapising. Kasi hindi rin kailangan masyadong malaki kasi para hindi ukanan siya ng agos, para hindi masyadong halag yung kuan mo nylon. Ganyan kadalasan yung setting. Pabigat, pabigat, tapos kuan, hook. Yan, kapising. Tignan nyo, anong setting. Yan. Sinishare ko lang to sa inyo para alam nyo kung sa, kung mamimingwit kayo sa gabi, alam nyo kung saan kayo aariya. Uuna. Sa 15, 20, hanggang nang dito. Yan. Yan, yung ating kuan. Mga sukat ng area, araw, ayan, mga kapising. Basta tandaan nyo lang yung painyo, yung kadalasan maganda pusit, buhay or patay na pusit, yan. Tsaka yung isda naman, effective din,
pag gabi kahit patay pwede, okay. Pero kadalasan pag isda yung pain mo, mas effective talaga buhay araw, gabi, sigurado yan pag nandiyan yung tulak kakagat. Yan mga kabising, sana may natutunan kayo sa ating vlog na to. Sana nakakuha kayo ng teknik mga kabising para makahuli kayo ng maraming isda. Kaya mga kabising, subukan nyo lang yung aking turo na lalim tsaka mga ipapain. Pag nandyan talaga yung tuna, kakagat yan mga kabising. Sige, kung nagustuhan nyo itong ating kuan, contents, paki-touch naman ng like at saka bell notification para lagi kayong updated sa ating bagong videong ilalabas, at paki-subscribe na rin at paki-share na rin para mas maraming makapanood. Shout out pala sa ating mga silent viewer dyan. Shout out sa mga tagay may tibaw. Shout out Hansulayaw Family Kantiil Daram Samar. Thank you. Thank you very much sa inyong lahat. Lalo na dyan sa lahat na nakasubscribe sa akin. Maraming salamat sa inyong lahat. Thank you very much.